Panibagong araw, panibagong buhay, narito naman tayo sa isang video lesson sa Philippine Politics and Governance. Ang ating pag-uusapan ngayong araw ay Differentiating Political Ideologies. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-subscribe nang updated ka sa mga video lessons na ginagawa ko. Okay, pumunta na tayo sa discussion. What is a political ideology? A political ideology is a set of ideas, beliefs, values, and opinions exhibiting a recurring pattern. Ito raw ay mga paniniwala, pinangahawakan, pinahahalagahan, at opinion na nauulit or merong paulit-ulit na pangyayari sa isang lugar na kinabibilangan or sa isang gobyerno. It provides plans of action for public policy making in an attempt to justify, explain, contest, or change the social and political arrangements and processes of a political community. Pag sinabi nating political ideology, ito yung pinaniniwalaan, pinangahawakan ng isang tao, maaring ito'y opinion niya, mahalaga sa kanya, sa politika. Ito yung view niya sa ito yung view niya sa politika or sa nangyayari sa politika sa bansa o lugar na kanyang kinabibilangan. Sabi rito, there's a recurring pattern. Bakit? Mawawala ang isang kaisipan ng isang paniniwala ngayong panahon na ito. Pero babalik. Example, ngayon kailangan ng tao ng demokrasya, kailangan maging malaya sila. After 10 years, sasabihin masyado nang maging malaya ang mga tao. Kailangan higpitan. After 5 years, sumigpit na naman. Sasabing ganyan, after 10 years, kailangan palayain at maging malaya na naman ng mga tao. Ibig sabihin, nagbabago-bago ang paniniwala, pinangahawakan ng mga tao base sa panahon at pangangailangan. Okay? Ang political ideology ay maaring panghawakan ng gobyerno or maaring panghawakan ng mga tao bilang bahagi ng kanilang kaisipan, bilang bahagi ng kanilang pakikiisa sa komunidad na kanilang kinabibilangan. Sabi rito, it provides plans of action for public policy making in an attempt to justify, explain, contest, or change the social and political arrangements and processes of a political community. Anong sinasabi natin dito? Kung meron kang isang political ideology, ginagamit mo ito para ipaliwanag ang kalalagayan ng isang lugar. Example, North Korea. Sasabihin ng ibang tao, hindi progressive ang North Korea sapagkat makaluma pa rin. Anong sasabihin natin? I-justify natin. Ang political ideology kasi nila, ganito. Kaya ganyan sila, may papaliwanag natin kasi itong pinaniniwalaan nila, itong pinangahawakan nila, ito ang kaisipan ng leader nila sa lugar na yon. Okay? Sabing ganyan, social and political arrangements and processes of a political community. Kung ano ang political ideology, yon din kalimitan ang nagiging pamamaraan ng pagpapalakad sa gobyerno. Sa ating bansang Pilipinas, tingnan natin. Okay, we are a democratic country. Ang political ideology natin dito ay liberalism. Anong ibig sabihin nito? Kailangan ay bigyan ng kalayaan at pantay na pagkakatingin at pantay na pagtingin ang bawat tao. Kung ganyan ang tingin natin o kung ganyan ang paniwala sa Pilipinas, ang processes at ang kanilang political and social arrangements ay lagi merong kinalaman sa pag-value ng kalayaan ng tao. Lagi merong kinalaman sa pag-value ng kung ano ba yung mahalaga sa tao. Binibigyan ng bawat isa ng pagkakataon na ipakita ang kanilang kakayahan. Okay? Next, a political ideology is a certain ethical set of ideals that explains how society should work. Okay? Sa Pilipinas, example, democratic country tayo, kaya kailangan ng lahat ng ating ginagawa ay merong kinalaman sa pagiging demokratikong bansa. Example, free speech. Ang bawat isa ay malayang magpahayag ng kanilang saloobin ng kanilang iisip. Next, okay? Ang Pilipinas ay demokratikong bansa, kaya naman ang bawat isa ay may kakayahang bumoto, magsabi ng saloobin ng hinaing sa kanilang gobyerno. Okay? Sabi rito, and offer some political and cultural grouping for certain social order. Sa pamamagitan ng political ideology,
nakakabuo ng pamamaraan kung paano dapat pakilusin ng isang gobyerno. At yung political ideologist na yan, kung ano yung nilalaman ng bawat political ideologist, yan ang sinusunod na pamamaraan ng pagpapatakbo ng isang gobyerno. Okay? Political ideology. Pasimplihin natin, political ideology. Meron kang opinion, meron kang paniniwala. Merong paniniwala ikaw bilang isang tao at yung paniniwala mo na ito ipanghahawakan mo. At lahat ng ginagawa mo base sa paniniwalang ito. At yung paniniwalang ito ay ginagawan mo ng pagdidesisyon base sa kung ano yung paniniwala mo. So ganun sa political ideology. Merong isang gobyerno na nagpapatakbo ng affairs ng isang bansa. At kung ano yung kanilang pamamaraan ay base sa kanilang political ideology. Okay? Puntahan na natin. Okay? Different political ideologies. First, liberalism. Okay? Ano ang sinasabi ng liberalism? Belief in individualism underscores the importance of the human individual compared to any other group. Binibigyang diin sa liberalism ang iba't ibang pagkakaiba ng mga tao. Sinasabing ganyan, ang bawat isa ay magkakaiba, irespeto at igalang natin sila. Pangalawa, liberty must be protected. Malaya ang bawat tao, pero protektahan din natin ang kalayaan ng bawat isa na hindi ito ma-violate ng bawat isa. Okay? Ang bawat tao, sa konsepto ng liberalism, ay pwedeng magpahayag ng kanilang saloobin sa kanilang gobyerno, sa kanilang mga nakikitang pagkakamali at tama sa pamamalakad ng gobyerno. Next, okay? Dahil ang tao ay malaya, nakakapag-desisyon siya. Malaya siyang mag-isip, hindi pinipilit na etong gawin mo, nakakapag-desisyon siya base sa kanyang kakayahan at base sa gusto niyang gawin. Susunod, ang bawat tao sa liberalism ay binibigyan ng equality, pagkakapantay-pantay. Pinanganak kayo? Pareho. Okay? At least, pinanganak kayo pareho. Mayaman ka o mahirap, meron kayong karapatang mabuhay. Okay? Equal rights, ibig sabihin sana sa liberalism, pantay or dapat pantay ang rights ng bawat isa. Okay? Pero hindi dahil pantay, pantay na lahat. Kung mayaman, dapat mayaman. Binibigyan pa rin ng lahat na paghirapan ang kanilang pamumuhay. Okay, merong tolerance. Iba-iba ang paniniwala, iba-iba ang pagsasalita, iba-ibang kanilang opinion, pero meron mang hindi pagkakasunduan ay nirerespeto ito sa political ideology ng liberalism. Next, ang authority and social relationships ay base pa rin sa agreement and consent. Dahil may kalayaan ng bawat tao, mamili tayo ng leader na ating ihahalal. Mamili tayo ng ating magiging leader na ating susundin at kung paano tayo makikitungo sa bawat isa. Okay, sa liberalism ay binibigyang diin ng pagkakapantay-pantay ng bawat tao. Okay? Dahil ang mga tayo may kakayahan na magdesisyon para sa kanilang sarili, okay, binibigyang diin ang kanilang kalayaan at pakikipag-ugnayan ang participation nila sa kanilang gobyerno na kinabibilangan. Next, anarchism. Okay, political authority in all its form and especially in the form of the state is both evil and necessary. Ang sinasabi ng anarchism, laging may gulo, laging may problema. Okay? Ang gobyerno ay nagiging problema ng bawat isa. Ang gobyerno ang nagiging sanhi ng gulo ng bawat isa. Okay, ano ngayon ang mapapala natin dito? Sinasabi nila, i-overthrow natin ang gobyerno. Okay? I-overthrow natin ang gobyerno. Hindi natin sila kailangan. Ang kailangan natin ay ang ating mga sarili. The sovereign compulsory and coercive authority of the state is seen as a nothing less than legalized oppression operating in the interest of the powerful, property, and privilege. Ang sinasabi dito,
Yung gobyerno na yan ay lalo tayong pinahirapan. Ginawa lang ang gobyerno na yan para mahirapan ang bawat isa. Okay, ang gobyerno na yan nagpapahirap sa atin, di natin kailangan yan. Ang sinasabi ng anarchism ay wala dapat maging centralized leader. Okay? Hindi natin kinakailangan ng sentro ng gobyerno para tayo ay pamunuan. Ang kailangan natin gawin, okay? Ang kailangan natin gawin ay i-manage ang ating mga sarili ng tayo-tayo lang. Okay, magkasundo-sundo ang bawat isa sa kung ano makakabuti sa atin. Ang problema lang natin dito sa anarchism ay laging nakikita nito na may problema. Okay, may gera, may gulo. Alisin natin ang gobyerno. Anong sinasabi ng anarchism? Kapag mabuti or kapag mayroong ginagawang gobyerno, ay laging parang on the side of evil na. Okay? Ang sinasabi dito, hindi natin kailangan ng gobyerno sapagkat sino man ang maupo dyan ay magiging problema natin. Ang kailangan natin gawin ay mamuno tayo sa ating mga sarili, magkasundo-sundo. Okay? Yan ang sinasabi ng anarchism. Hindi magandang anarchism sapagkat laging sinasabi na magulo. Lagi na lang nagra-rally, nagkakaroon ng problema, lagi na lang may clash sa pagitan ng mga tao, ng gobyerno at ng mga common citizen. So ang sinasabi lang anarchism ay walang kailangan mamuno. Tayo-tayo lang sa sarili natin, kaya na natin ng ating mga sarili. Next. Okay? Anarchism. Okay? Ang titingnan lang nito ay hindi natin kailangan ng gobyerno. Ang kailangan natin ay ang ating mga sarili at mag-cooperate na gawin ang mga dapat nating gawin. Susunod, conservatism. Pag sinabi natin conservative, narinig natin ang term na yan. Ang kalimitan nating sinasabi ay parang hindi makabasag pinggan. Hindi magaslaw or magulong kumilos. Okay? Anong sinasabi ng conservatism? Okay? Ang sinasabi nito, i-preserve natin yung ating nakasanayan. Sa matagal na panahon, ito ang ating ginagawa. Okay? Dahil itong ating ginagawa, dapat nating paniwalaan na dapat nating itong gawin. Sapagkat itong nakasanayan, pag inilis natin ito, papangit ang ating pamamalakad sa ating lugar na kinikilusan. Next, the Philippine pragmatism highlights the limits of human reason. As a belief, pragmatism emphasizes that the action should be shaped by practical circumstances and goals. Ang tinitingnan ng conservatism ay kung anong kinakailangan ng isang sitwasyon, kumilos tayo ayon doon. Okay? Next, human imperfection presents the pessimistic view of conservatives on the individual. Accordingly, individuals are morally corrupt and are therefore the sources of crimes and disorders. Order could thus be achieved through a strong state. Ang sinasabi ng conservatism ganito. Okay? Ang mga tao, hindi perpekto yan. So, gagawa at gagawa sila ng makakasama sa kanila. At ito, masamang ginagawa nila ay magkukos ng gulo. At dahil dito, kailangan natin ng matatag, matibay, na gobyerno na mamamahala sa bawat isa. Okay? Conservatives believe that society is an organic whole and is a living entity more than being an artifact of human ingenuity. This belief is known as organicism. Okay? Ang sinasabi nito, conservative, ang society daw ay kumikilos ng isang kabuuan. Okay? Isang kabuuan. At dahil sila isang kabuuan, ang kanilang ginagawa ay nabubuhay bilang isang kabuuan. Hindi na titingnan yung individuality. Okay? Next, conservatives also believe the social position and status are only natural. Ang bawat tao ay merong posisyon. Nakasanayan na natin yan sa mahabang panahon. Okay? Meron din tayong tinatawag na hierarchy. Ibig sabihin, merong nasa taas, susunod na mataas, pinakamataas, mababa, sobrang baba, at pinakamababa. So, ganun. Conservatives look at property as significance because it is individual source of security independence from the government. Okay. Ito lang yan. Conservatism, a point of view that emphasizes tradition and established institutions and give greater attention to social entities. Kung ano yung ating nakasanayan, hindi dapat nating tanggalin at hindi dapat natin baguhin sapagkat ito'y namana natin sa matagal at mahabang panahon. Next, fascism. Okay? Ito lang ang sinasabi ng fascism. Supreme race. Okay? Merong mga tao sa society na ating ginagalawan na mataas yung kanilang tingin sa kanilang lahi at ibinababa nila yung lahi ng ibang
tao. Ito ay nangyari ng panahon ni Adolf Hitler sa Germany. Okay? Anong ginagawa nila noon? Okay? Nung panahon ni Adolf Hitler, okay, siya tiyan na Führer of Nazi, ang babananting nila sa mga Hudyo. Okay? Kaya ginagawa nila noon, pag nakakita ng Hudyo, kinukulong sa concentration camp at kanilang pinag-eksperimentohan, pinapatay at pinahihirapan. Okay? So, nakipag-gera sila sapagkat para sa kanila, sila ang matataas, sila ang supreme race. Okay? Fascists believe in a unified national community of strength through unity. As such, individual identity is not as important as that of the social group or community. Makisama tayo sa ibang malalakas na nations at bumuo tayo ng isang organisadong grupo, at ang organisadong grupo na ito, ang dapat mamuno, ang dapat tingnan na mataas sa society ang kinabibilangan. Okay? Yan yung sa fascism. Okay, next. Feminism, simple lamang ito. Lumaki tayo sa isang society na ang kalimitang namumuno ay mga kalalakihan. Okay? Mga kalalakihan. Kaya sa feminism, ang sinasabi, bigyan natin ng role ang kababaihan. Kung kaya ng kalalakihan, ay kaya rin ng kababaihan. Bigyan natin ng role ang mga babae. Tulad sa Pilipinas, dalawa na ang naging babaeng presidente ng ating bansa. Okay? Si dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Okay? Kailangan, meron tayong gender equality. Hindi puro lalaki, puro kalalakihan. Dapat meron ding kababaihan sa ating ginagalawang society. Okay? Ang mga kalalakihan ay merong kakayahan na hindi dapat tingnan na wala sa mga kababaihan. Okay? Trans include liberal feminism, palayain ang mga kababaihan sa paniniwalang wala silang kakayahan. Socialist feminism, bigyan at radical feminism, bigyan ng parehong karapatan at kapangyarihan ng mga kababaihan tulad ng sa kalalakihan. Yan. Next, socialism. Okay? Ano naman ang sinasabi ng socialism? Okay? Ang bawat isa ay konektado sa society. Kung konektado ka sa society, sa socialism, ang iyong pagkakakilanlan ay produkto ng iyong pakikipagkapwa sa bawat tao. Okay? Brotherhood or fraternity speaks of a shared common humanity. Socialists thus prepare cooperation rather than competition and collectivity rather than individualism. Socialists look at society in terms of differences in the distribution of income or wealth. Okay, para sa socialism, dapat bigyan ang mga tao ayon sa kanilang kakayahan. Okay? Hindi dapat may sobrang yaman, sobrang hirap. Bigyan ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Common ownership is also central to socialist thought. Like property, common ownership is a means to harness material resources for the common good. Okay? Ang gobyerno ang namamahalan ng halos lahat ng pag-aari sa isang bansa na hinahati-hati ayon sa pangangailangan ng mga taong nakatira dito. Dahil ang bawat isa ay miyembro ng isang community, dapat ang bawat isa ay magtrabaho ayon sa kanilang kakayahan at ibibigay ng gobyerno pabalik ang kanilang napagtrabahuhan ayon sa kanilang kakayahan. Okay? Socialism. Sabi, it is also viewed as an ideology which opposes capitalism and tries to provide a more human and socially valuable substitute. Sa capitalism kasi, merong namumuhunan at yung namumuhunan ang yumayaman. Sa socialism, hindi. Okay? Magtrabaho ka, bibigyan ka ayon sa kakayahang magtrabaho. Hindi mayayaman lamang ang maaring magkaroon ng pag-aari ng property, hindi lang mahirap. Gobyerno ang namamahala sa property na pwedeng gamitin ng bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Okay. So, yun lamang. Okay? Ang political ideology ay hindi necessarily government na agad. Ang political ideology ang pinagkukunan ng mga ideas na ginagamit sa government. Example, okay? Example, liberalism.
ang democratic form of government ay galing sa liberalism. Okay? Ang democratic form of government ay galing sa liberalism. Okay? Ang communist type of government naman ay maaaring galing sa socialism. Yung paniniwala ng isang political ideology ay ginagamit sa pagtatayo ng isang gobyerno at pamamahala sa kanilang bansang kinabibilangan. Po, pwede ba ng political ideologies ay halo-halo magkakasama? Po, pwede po. Depende na lang sa ina-acquire or sa ginagamit ng isang pamahalaan ng pamamaraan ng pag-lead sa kanilang government. Okay? So, kung meron ko mga tanungan na mag-iwan ka ng comment sa comment section ng video ito at huwag mong kakalimutang mag-subscribe. That's it for discussion and thank you very much.